Ang hirap talaga ng buhay dyan sa Canada, ano po? Yan din ang sabi ng kasin ko na 20 years ng residente dyan. Hindi siya nakakapagpadala ng pera dito sa Pinas kung isa lang yung work niya. Tapos, may mga magtatampo pa pag di na pautang. Hala? Yung isang paycheck mo, doon mo pa kukunin yung pambayad mo sa bahay at gasolina ng sasakyan mo, insurance ng sasakyan mo. At kung nangungupahan ka naman, ayun, doon mo rin kukunin yung pambayad mo. At meron ka pang other expenses na binabayaran. At maliit na lang yung mapapadala mo sa pamilya mo. Yun talaga ang totoo dito, mga boss. Hindi talaga sapat ang isang trabaho lang. What's up, mga boss? Na-ask yung upuan ko, mga boss. Short break, mga boss. Gutom ako, mga boss. Muffins, mga boss. Blueberry muffins. Tsaka Pepsi. Kamusta kayo, mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to, mga boss, kung nasan man po kayo naroon. Ngayon po ay araw ng Martes at alas 6 na ng hapon, mga boss. Medyo madilim na ngayon, maaga ang dilim, mga boss. Kakatapos ko lang mag receive ng mga delivery ko ngayon, mga boss. Masarap, mga boss. Kagabi, mga boss, nagbasa ako ng mga comments sa akin sa YouTube. At may nabasa ako na ito, mga boss. Galing kay user YB7685R. Ang sabi niya dito, ang hirap talaga ng buhay dyan sa Canada, ano po? Yan din ang sabi ng kasin ko na 20 years ng residente dyan. Hindi siya nakakapagpadala ng pera dito sa Pinas kung isa lang yung work niya. Tapos, may mga magtatampo pa pag di na pautang. Hala? Kita niyo yung mga boss? May mga ganong pangyayari pala, no, mga boss. At hindi ko pa naman yung na-experience kasi wala naman ako ipapautang kung sakali meron mangutang sa akin, mga boss. Wala naman, mga boss. Bagay, totoo naman to, mga boss, eh. Na hindi talaga sapat ang isang trabaho, mga boss. Kasi yung isang trabaho mo, mga boss, at kung nagtatrabaho ka na bilang isang service crew o service
crew sa mga fast food o cashier ka sa mga department store mall, hindi ganun kalaki yung per-hour mo, mga boss. Yun naman talaga ang totoo. At yung isang paycheck mo, dun mo pa kukunin yung pambayad mo sa bahay at gasolina ng sasakyan mo, insurance ng sasakyan mo. At kung nangungupahan ka naman, ayun, dun mo rin kukunin yung pambayad mo. At meron ka pang other expenses na binabayaran. At maliit na lang yung mapapadala mo sa pamilya mo. So, kailangan mo mag-double job para magkaroon ka ng, makapagpadala ka ng maayos sa Pilipinas para sa pag-aaral ng anak mo, o may binabayaran ka doon, may hinuhulugan ka, o tumutulong ka sa magulang mo. Yun talaga ang totoo dito, mga boss. Hindi talaga sapat ang isang trabaho lang. At doon naman sa sinabi niya sa huli, mga boss, yung tapos may mga nagtatampo pa pag di napautang. Ayun ang ano, mga boss, isa rin yun sa ano, nakakahiyamang i-share. Yun naman ang totoo, mga boss, eh. Minsan may mga tao na hindi ko pa naman experience, yung iba lang, kwento lang ng iba, na nang nalaman daw sila na nagpost sa Facebook, nagpost sila na kumakain sila sa restaurant, tapos bigla nag-comment daw sa kanila, kinamusta sila, ganyan, maganda na daw ang buhay nila sa Canada, papasyal-pasyal lang, pakain-kain lang sa mga restaurant. Tapos bandang huli, nangihiram ng pera, eh hindi, pinahiram daw, ayun, nagkaroon ng tampo, may mga sinabi na raw na hindi maganda. Pero hindi ko na naman pinagtatanong pa yung tao nagkwento sa akin. Oh, excuse. Kasi yun naman ang totoo, eh. Yun talaga yung nangyayari. Sarap. Tapos meron pang ano. Meron akong good news. meron akong bagong subscriber. Siya si Christina Infante 6987. Ang sabi ni ma'am, hello po, Sir Jay. Oh, sir talaga, pambira. Wala akong karapatang tawaging sir. Pambira. Ang sabi niya dito, hello po, Sir Jay. New subscriber from Muntinlupa City, Philippines. Muntinlupa City, Philippines. Ingat po kayo lagi dyan. Diba, mga boss? Nakakataba ng puso. Ayun, mga boss. Isa rin yun talaga sa kung bakit ko pinagpapatuloy yung pag-vlog na to. Dahil alam ko na naniniwala ako sa sarili ko na darating din yung isang araw na mare-recognize din ako. Mare-recognize mo rin ako. Mare-recognize nyo rin ako. Na isang YouTube creator. Ayun. At masaya ako kapag nakakabasa ako ng mga ganitong comment. Nakaka-good vibes. Mas lalong ginaganahan mag-vlog. At mas lalo akong ginaganahang i-share sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa akin dito. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, good or bad na mangyayari sa akin sa isang araw na to, makikita nyo, at hindi ko alam kung ano mangyayari talaga. Dito ako kumain sa loob kasi may bago kaming ano, may bagong kasama kami sa 7-Eleven. Pero part-time lang siya dito. Meron siyang full-time. At dun sana ako, dun ako malimit kumain, eh. Ayun, dun eh. Yun sa may salamin na yun. Kaso merong nag parang orientation.
Nagsisimula na siya. Hindi ka pa siya kakilala, mga boss. Pero syempre, dahil kababayan natin, pakikilala din natin yan, mga boss. Sinsya na kayo, ah. Medyo maamos ako kumain. Ito talaga yung normal ko, mga boss. Pasensya na kayo. Ayokong ano, magkunwari na ganito ako, na maano ko kumilos. Ganito talaga ako, mga boss, eh. Kasi kung ipilitin kong ganito ako, na parang malami ako milos, parang hindi makabasag pinggan, eh parang ang hirap naman nun magkunwari. Gusto ko yung normal na lang ako. Para wag niyo naman akong i-bash, mga boss. Siguro naman yung iba ganito rin kumain, pambihira. Kita niyo nga sa mga vlog ko, di ba? Kung nakasabay-bay kayo sa vlog ko, minsan pinapakita ko sa inyo kumakain ako. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin. Ipakita ko ano yung natural ko. Maingay ako kumain, nagkakamay ako, kalweti ako. Ganyan. Yung pinggan, pag may sabaw pa, hinihigop ko. Yun yung natural ko, mga ba? Nabalik tayo sa utang. Sa'yo ba na nagugutang? Wala ko papautang, mga boss, eh. Maraming salamat po pala sa nag-comment at nag-share nung kanyang experience nung kanyang pinsan ata yun, yung 20 years na sa Canada. At dun sa bagong subscriber, si Ma'am Christina Impanta. Salamat sa iyo, ma'am, sa pag-subscribe mo sa akin. Nawa ay huwag kang magsawang manood. Huwag kang magsawa sa mukha ko. At sana dumami pa yung mga manonood sa akin at magsusubscribe. Nahulog na, kanahin ko pa yun, mga boss. Sana po tulungan po ninyo akong bakuha yung 2,000 subscribers, mga boss. Meron na po akong 1,571. Ayun po. Sana po magtuloy-tuloy po na tumaas po na makuha ko po yung 2,000 subscribers. At sana po palagi po kayong manood ng aking mga vlog. Aking mga videos na ina-upload, mga boss. Dahil ang nais ko po sa aking pagbablog na ito ay kung ano man po ang aking makukuha, kikitain sa YouTube, isishare ko po yun sa mga kababayan natin. At sa pag-subscribe nyo po, at sa pag-like, at sa pag-click ng notification bell, mga boss, kasama ko na kayo, nakatulong na rin kayo sa kapwa natin. Yun lang, mga boss. At makikita nyo yan kung saan mapupunta yung kikitain nito, mga boss. I-share natin to, mga boss. Hindi man sa malaking bagay, sa maliit na bagay man lang, makabawas man lang tayo ng problema ng kababayan at sa Pilipinas. Di ba, mga boss?
Wala kang tissue mga boss, pambira. Excuse me mga boss. 7-Eleven mga boss. Aminin ko sa inyo mga boss sa Pilipinas. Hindi ako pumapasok sa 7-Eleven mga boss. Wala akong pambili, pambira. Tambay lang ako mga boss eh. Yung ganito mga boss. Hindi mga boss. Yung Slurpee. Hindi mga boss, doon nakakabili. Hindi ko alam kung paano mag na ganun ng Slurpee doon mga boss eh. Dito na lang sa Canada mga boss. Libre to mga boss. Libre yung drinks namin sa ano. Magkape ka. Kahit inumin mo yung apat na ganito, limang ganito. Bahala ka, magsawa ka. Papabayaan ka nila. Libre mga boss. Pambira. Kaya minsan pag nagbabike ako mga boss, nadaan ako dito. Libre eh. Mahilig ako sa libre mo. Pambirang buhay to. Balik na tayo sa loob mga boss. Sa mga gusto po na magpa shout out at mag share po, mag comment lang po kayo. At one day kayo naman ang isa shout out ko. At excuse me mga boss, o basahin ko yung comment nyo o yung share nyo sa ating mga kababayan. O may gusto kayong ipa-shout out, sabihin nyo lang sa akin. Mag-comment lang kayo doon mga boss. At isa-shout out ko kayo. Mga boss, palik na tayo sa loob. May tiyon. Pambira. May mga amos-amos pair ba yan? Let's go mga boss. Hello. Balik na ako sa loob mga boss. Thank you Lord. Arating ng safe sa bahay. Mga boss, andito na ako sa bahay. Maraming salamat mga boss sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. At maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe sa JP Noy TV. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa JP Noy TV para makasama ko kayo dito sa Canada. At huwag nyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang una sa tuwing ako ay may upload na bagong video. At wag niyo rin pong kalimutan na i-share ang ating video para mas marami pa tayong mas mapasaya at makasama dito sa Canada. Okay po mga boss, maraming salamat po ulit at bukas ulit mga boss. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.